kanya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, binayaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilai ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa banal o ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacyong ang kadakila ay dito'y nakamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating mga pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang
pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-iisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtoging maalindog. Tugtogin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo
sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ang karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, at ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagapak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok, at umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo. Pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kadeboto, welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Smile naman dyan. Yan. Para nakakagwapo at nakakaganda. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, tuloy-tuloy pa rin yung sinasabi ng ating Panginoon sa mga pariseyo at mga dalubhasa ng kautusan. Kawawa kayo. Kawawa kayo, ang sabi niya. Dalawang bagay yung mariin nating narinig dito. Ang tungkol sa mga pinatay na propeta at ang tungkol sa kautusan. Sa ating unang bahagi ng Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong sinasabi ng ating Panginoon na ipinagtatayo nila yung mga propeta na pinatay ng mga dambana. Pero ang problema kasi dito, ano? Yung mga propeta na nauna na pinatay ng kanilang mga ninuno ay pinagtayo nila ng mga dambana, ng mga nicho para o bilang atonement o bilang pagbabayad ng puri sa mga ganiwa, sa mga ginawa ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga ninuno. Pero ang problema dito, yung mga pumatay sa propeta noong una ay ganun din naman yung ginagawa nila. Kung ano yung naging ugali, kung ano yung mga naging gawi nung kanilang mga ninuno na pumatay sa propeta, ay ganun din naman yung ginagawa nila sa mga propeta na nasa harapan nila, particularly sa ating Panginoong Hesukristo. Pero pinapakita din dito sa mga sa bahaging ito ng ating pagbasa na magmula pa nung una, mula kay Abel hanggang kay Zacarias, na ang mga karakter na ito ay makikita natin sa lumang tipan na ginagamit ng mga kapatid nating Hudyo bilang banal na kasulatan, magpa hanggang sa ating Panginoong Hesukristo, ang pinakahuli at pinakadakilang propeta, lahat sila pinahirapan at pinatay. Ang pagiging propeta kasi ay ang pagsasabi ng kung ano ang katotohanan. Ang pagiging propeta, minsan din, ay yung nagliligalig sa mga taong komportable. At pagkang isang propeta ay ginaganap at ginagawa ang tunay na pagiging propeta, hindi talaga lahat matutuwa. Hindi lahat magiging masaya. Kasi ang katotohanan, hindi naman laging maganda sa pandinig. Kaya nga pinatay yung mga naunang propeta kay Jesus. Dahil narinig nila yung totoo at hindi nila natanggap. Kaya ang ginawa, pinatay ang mga yun. At ganitong-ganito yung sitwasyon ni Jesus. Sinasabi niya ang katotohanan, sinasabi niya yung pagkakamali ng mga taong ito, at hindi yon naging maganda sa pandinig ng mga pariseyo at mga dalubhasa sa kautusan at pati ng mga ibang Hudyo
Kaya nga sa ating dulo ng Ebanghelyo, anong ginawa nila? Nagtuligsa sila at pagkatapos nagtanong sila ng maraming bagay para mahuli siya sa kanyang sinasabi. Meaning, para magkaroon sila ng dahilan para patayin siya o para hulihin siya. At itong ito din yung naranasan ni San Ignacio ng Antioquia sa atin ngayong ginugunita na santo. Si San Ignacio naging martir para sa pananampalataya, pinatay para sa pananampalataya. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa ng simbahan, ginagamit pa natin ang marami niyang mga katuruan. Particularly, yung 7 liham na naisulat niya na naglalaman ng kanyang turo tungkol sa pananampalataya. Pero ang tanong sa atin ngayon, katulad ba tayo ng mga propeta noong una ng ating Panginoon at ni San Ignacio ng Antioquia? Lahat tayo tinatawagan bilang propeta dahil lahat tayo bilang binyagan nakikisalo tayo sa pagiging propeta ng ating Panginoon. Siguro kung ginagawa natin ang ating pagiging propeta, malamang hindi lahat natutuwa sa atin. Diba ganun naman talaga eh? Kapag ka sinabi natin yung totoo sa isang tao at kapag ka hindi niya nagustuhan kahit totoo yun, talagang magagalit siya sa atin. Talagang hindi matutuwa sa atin yan. Pero ang problema, kung kabaliktaran, ano bang reaksyon natin dun sa mga tao na nagsisilbing propeta sa buhay natin? Kapag ka tayo ba ay tinatama? Kapag ka may nagsasabi ba ng katotohanan sa atin? Ano kaya yung nagiging reaksyon natin? Minsan, no, kapag ka may sinasabi, pagka may sinasabihan ako ng totoo sa isang tao, ang sagot sa akin, ano bang paki mo, ha? Ba't ba nangingialam ka? Buhay ko to. Well, kung meron ganun tayong reaksyon kapag ka merong nangangaral sa atin o may nagsasabi ng katotohanan tungkol sa atin, magdalawang isip na tayo. Baka hindi tayo nalalayo doon sa mga pariseyo at mga dalubhasa ng kautosan. Dahil minsan, kung ano yung mga ayaw nating gawin, kung ano yung mga nakikita nating mali sa paligid natin, minsan hindi natin namamalayan, ganun na rin pala yung ginagawa natin. O kung minsan, yung mga maling halimbawa na nakikita natin sa paligid, lalo na mga taong malapit sa atin, minsan hindi na natin alintana, yun na rin pala yung ginagawa natin. At pagka sinabi sa atin, hindi natin matanggap. Ganun ang pagiging pariseyo. Ganun yung sinasabi ng ating Panginoon. Dito naman sa mga dalubhasa sa kautusan, sinasabi dito ng ating Panginoon na hindi nyo na nga pinapapasok yung mga gustong pumasok, pinipigilan nyo pa. O sinasabi ng ating Panginoon, ayaw nyo na nga pumasok, pinipigilan pa ninyo ang mga nais pumasok. Ang ibig niyang sabihin kasi dito, since itong mga dalubhasa sa kautusan ay yung nagtuturo noong banal na kasulatan, ang ginagawa ng mga ito, ng mga dalubhasa, tinuturo nila yung mga aral ng pananampalataya in a way na mahirap maintindihan, in a way na hindi naiintindihan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ayaw nyo nang magsipasok, ibig sabihin ayaw nyo nang sumunod sa kautusan, ayaw nyo pang i-allow, ayaw nyo pang payagan yung iba na makasunod. So, ibig sabihin, ginagawa nilang inaccessible sa mga tao yung aral ng kautusan at yung aral ng pananampalataya. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, hindi naman na ganito. Lahat tayo, meron ng, halos lahat tayo, bawat bahay, meron ng Biblia. Araw-araw, available din ang misa. Hindi na inaccessible sa atin ang pananampalataya, ang yaman at ang aral nito. Pero ang problema naman natin, we are taking them for granted. Ano? Nagsisimba nga tayo minsan, pero hindi naman tayo nakakinig. Nasa loob nga tayo ng simbahan, pero yung isip natin, nasa labas naman. O kung minsan naman, kung may tanong tayo tungkol sa pananampalataya, imbis na yung mga may alam yung tanongin natin, ang naitatanong natin, yung taga-ibang sekta,
ginagawa nating inaccessible sa sarili natin yung pananampalataya. And that way, nagiging totoo sa atin yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa mga dalubhasa sa kautusan, ayaw nating magsipasok. Mga kapatid, simple lang naman ang mensahe sa atin ng ating Panginoon ngayong araw. Magpakatotoo sa ating pananampalataya. At ang pagiging totoo sa ating pananampalataya ay ang pagsasabuhay nito, ang hindi pag-iimbambaw, ang hindi pagpapakitang tao ng ating pagsusumikap na maging banal. At bahagi ng pagpapakabanal natin sa buhay ay ang laging hanapin ang aral at matutunan ang aral na tinuturo sa atin ng Diyos at ng simbahan. At lagi nating tandaan, iba na yung sitwasyon noon at ngayon. Kung noon hindi nila naiintindihan ang aral ng kanilang pananampalataya dahil sa mga nagtuturo, ngayon bukas na lagi ang pinto ng simbahan para sa mga gustong matuto, para sa mga gustong lumalim ang kanilang kaalaman at ang kanilang pananampalataya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. At nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Iyong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at anak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin at
sa iyo, pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat sa pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghai ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Ignacio ng Antioquia, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang bulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang bundan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristo katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang bulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa pangapintuan ng ating simbahan o information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama
sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadadala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ipinuturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.